Marcos Highway, 3:54 a.m. Welcome to the Choy Boot. Alibagong video, alibagong bike venture na naman. And this time, bago matapos ang 2022, meron tayong one last long ride na gagawin. At ito yun, Laguna Loop, pero reverse. So for today's ride, ang kasama lang natin ngayon ay si Gab at si Carlo. So si Carlo, first time niya magla-Laguna Loop. So kami ni Gab, nakapag-Laguna Loop na kami, this year lang din. Pero yung ginawa namin is yung clockwise na pag-ikot. So ngayon, reverse dahil counter-clockwise. Sa Laguna tayo mag-start. Paikot hanggang makarating tayo ng Pililya. So dito na kami nagkita ni Carlo along Amang Rodriguez. Tapos si Gab naman ay dadaanan namin sa May Santa Rosa pa. Dalawa lang tayo. Tapos si Gab. Tatlo. Tara. Ayun. Sama ko na si Carlo. Ride out namin. O binaybay lang namin yung Pasig, Pateros, Tagig, papunta ng Bicutan Service Road hanggang sa makarating kami ng Alabang. So, 5:11, dito namin sa Alabang. So simula dito sa Petrol Alabang, hanggang sa Santa Rosa, kung saan kami iintayin ni Gab, ay meron pang 14 kilometers na padyakan. At dadaanan muna namin ang Muntinlupa, San Pedro, Binyan, bago ang Santa Rosa. May mga nakakasabay din kami siklista kahit madilim pa. Buti at hindi naman nagkulang sa mga poste at pailaw habang binabagtas namin itong National Highway. Maayos naman ang kalsada dito kaya nakapag-maintain kami ng 28 to 30 kilometers per hour na pacing. Ilang saglit pa, andito na kami sa Santa Rosa at kasama na namin si Gab. Get rich! Wala pang 6, andito na tayo sa Santa Rosa. May pawis ba kayo? Puta, parang wala. Basta lang konti. Tapos simulate natin yung Audax. Alam din to. Audax ba kayo? Plano. Lalo nung huli, di na ako mga 30. Puta, lakas na harap. Lasting daw, lasting din mami. 26, 27 na lang. Bilis. Parang walang kasama. Close the gap, close the gap. SM Santa Rosa. Dilim pa. So, andito na kami sa Cabuyo, Laguna. 6:09 a.m. So, on time naman yung target namin. Maaga pa nga eh. Kasi tingin ko, 6:30 ka lang pala kami. Dire-diretso yung padyak namin from Antipolo. Minto lang kami sa Santa Rosa dahil andito nga si Gab. Dire-diretso, 44 kilometers. Kaya naman, simulation ng Audax. O, 6:28, dito kami sa SM Calamba. Ito, Lagkabudulan. So, aalis kami dun, yung anime house na may Naruto. Isa-isa. Nung maikli pero matarik na ahon, diretsoin nyo lang yung padyak hanggang sa makarating sa dulo. Tapos, kumanan. At kumanan muli sa pangalawang kanto. Dumuretso ng kaunti at eto na, nasa Konoha ka na. At kung isa ka sa mga sumubaybay sa anime series na ito, ay tiyak na magugustuhan mo ang lugar na ito. After namin mag-picture saglit, ay umalis na rin kami. Malayo-layo pa kasi ang babiyahihin namin. 7:02 a.m. na at palis na uli kami dito sa anime house.
Tuloy na uli na ikot Laguna Loop. Ingat po. O, nag-arap na kami ng mga kainan. Para tuloy-tuloy na ipadyak uli mamaya. Ang next stopover na namin after kumain, isa muli coffee. Tapos lang namin kumain, I doubt na huli. Quick breakfast lang yung ginawa. Tapos mamaya na uli kami tatambay sa Mooney Coffee. Dire-diretso, 36 kilometers pa from here papunta ng Mooney. Sa parting ito ng Bay Laguna, bumagal yung pacing namin. Grabe kasi yung hampas ng hangin. Pakiramdam namin dito, umaahon kami kahit patag naman yung dinadaanan namin. Dito na kami Santa Cruz, Laguna. 8:58 na umaga. Meron na kami 92 kilometers na tinatakbo. Pagdating na Pagsanhan, dalawang arko yung madadaanan nyo. Yung bago at yung luma. Puerto Real o Arco Real ang tawag dito. Isa itong national landmark na naitayo pa noong taong 1878. Dito ay nakaka 101.5 kilometers na kami at may moving time na 4 hours and 35 minutes. Di kalayuan na daanan namin ang Pagsanhan Church. Dito kapansin-pansin ang mga lumang gusali sa paligid. Sa kanang bahagi yung papunta ng Kaliraya. So tayo dediretso lang papunta ng Siniloan at Mabitac. So dito umaahon na kami. Maikli lang naman yung aahunin mo. At hindi rin naman ganong katarik hanggang makarating sa Lumban Town Marker. 10:52 AM, dito kami sa Lumban. Ayan na yung signage. O, tigil lang kami para mag-picture. So, yun, nag-picture lang kami saglit, tapos ride out na ulit. Next stop namin, Mooney Coffee. 3 kilometers na lang yun, mula dito sa Lumban signage. And doon na lang kami magpapahinga, tapos rekta na ulit. Ilang saglit pa at nakarating na rin kami sa Mooney Coffee. So dito kami magre-recover bago pumadyak ulit mamaya pa uwi. Sakto, 10 AM, dito kami sa Mooney Coffee. As usual, umorder uli ako ng caramel macchiato. Ito kasi yung binabalik-balikan ko dito sa Mooney Coffee. At kung mapapansin nyo, marami rin siklista ang dumadayo dito. At ito pa nga, meron silang dedicated bike racks. Kaso ang problema dito, kung lampas 38C ang size ng gulong mo, baka hindi na to magkasya sa bike rack. Kasi yung sa amin, 38C yung sukat, pero saktong-sakto na yung fit. After makapag-recover, ride out na uli kami. Dito tayo sa Paete, Laguna, 11 AM, and may aberya nangyari sa akin. So ngayon, papadyak ako, gulong ko sa likod. May nakabaon na pa ako. No! So ngayon, medyo malambot yung gulong. Binubombahan ko lang siya hanggang sa makakita ko ng vulcanizing. O, kabaon yung pa ako dun sa exterior. So sana maayos. Dahil malayo-layo pa yung biyahe pa uwi. Kabalasan niya naman. Ayun o. Mga ilang kilometro din, nakahanap na rin ako ng vulcanizing shop. Pero syempre, hindi naman agad-agad magagawa yun. Dahil kailangan ko pumila at mag-intay sa mga nauna. So habang naghihintay, binaklas ko na yung rear wheel. Tapos hinanap ko na rin kung saan yung nakabaon na pako. Ganito yung itsura niya nung nakabaon sa gulong. Oh, no! At nung natanggal na, eto naman ang itsura. Dito pinagamit ko na yung extra inner tube na dala ko. Wala pa tong punctures. Tapos yung nabutas kanina, pinapatch ko na lang muna. So after maayos ng gulong, kinabit ko na muli sa likod. Sobrang hirap pa naman magtanggal at kabit ng gulong sa likod kaysa sa harap. After makabit, syempre, padyak na uli. Gutom na rin kasi kami. Kaya maghahanap na kami ng mga kainan namin ng lunch. So ayan, nagawa naman yung Aberia. Alam, 40-45 minutes din yung nasayang namin. A few moments later. Dito, akala ko tapos ni Aberia. Pero mga ilang kilometro lang, nabutasan na naman ako. At hindi lang isa, kundi dalawa yung nakadali.
Buti na lang may extra interior din na dala si Gab. Several bad puns later. Ayun, so tapos lang namin kumain. Oras 2:33 ng hapon. Naabot namin ng hapon. Tatlong beses na platan yung likod ko. Grabe. Okay na yung windmills. Pakahon na lang kami mabitak. Ito na yung huling challenge. Dito, wala na ako iniisip kundi makauwi na lang. Tatlong beses ba naman masiraan? Parang naipon tuloy yung mga dapat na naflatan ako sa mga rides namin nitong 2022. Tas ngayon ibinuhos, tatlong beses ba naman na sunod-sunod sa iisang ride? May at maya na tuloy ako napapalingon sa likurang gulong ko. Halos 2 oras din yung nasayang dito sa mga aberyang ito. Pero thankful pa rin ako dahil naayos naman at pwede ko pang matapos itong ride. Ang huling challenge na lang sa amin ay yung ahon ng pamabitak. May haba itong 7.5 kilometers at merong elevation gain na 332 meters na merong average grade na 4.2% gradient. So start ng Mabitac climb, 2:40 ng hapon. Ang bungad nitong pag-ahon, banayad lang naman. Residential area pa yung madadaanan mo, pero mamaya puro puno na yan. Sunod mo namang madadaanan ang mga hileran ng mga pasalubong stalls. Iba't ibang klase ng produkto ang makikita mo dito. May buko pie, chicharon, suka, walistambo, tingting, at iba pa. Mga ilang ahon pa at nandito ka na sa mapunong parte ng Mabitac climb. Maayos naman ang lagay ng kalsada dito. Makinis ang daan at walang gaanong lubak. Sakto nga at makulimlim pa nitong umaahon kami. Kaya hindi masyado nakakapagod. Nakakaumay lang din dahil puro ahon at wala talagang recovery. Buti ay puro banayad lang ang mga ahon dito. Isa din sa mapapansin mo habang umaakyat ay ang napakadaming prutas na binebenta sa paligid. Madami rin motorista ang umihinto para bumili dito. Ilang saglit pa at natatanaw ko na yung Mabitac marker. Andun din sila Gab at si Carlo nag-iintay. Pero baka hindi na ako huminto dito para magpicture kasi madalas naman kami napapadpad dito. Isa rin itong palatandaan na malapit mo na matapos ang buong Mabitac climb. Dahil 2 siko na lang ay andun ka na sa mismong highest point at sa viewing deck. End ng Mabitac climb. 3:26 na. So lulusong na kami ng pililya. So dito na kami sa Barras Rizal. Yung oras na 4:22 na hapon. Karatras na kami. Pababa. Pero tayo 160 kilometers. And 7 hours and 48 minutes of moving time. So sa Cardona binangon na lang kami dadaan kasi masyadong masakit yung Teresa ang ahon. Hindi na kaya. A few inches later. Sa wakas at nakarating na rin kami sa Cainta Junction. Kinabi na kasi na traffic simula ang uno. So dito na ako hihiwalay kay Lagab at Carlo. Kasi sila dederecho pa Ortigas Extension, tas ako naman kakanan dito sa May Felix Avenue. Maraming salamat uli sa inyong dalawa dahil sa hindi pag-iwan sa akin kahit ang daming aberya sa ride na ito. So yun, dito tayo sa Felix Avenue. Iabot na lang gabi. Time check natin, 6:05. So yun, Gab and Carlo, Ortigas Extension taan nila. So ako, Felix. And kilometer 188 pa lang para sa akin. And meron akong 9 hours and 27 minutes of moving time. So sana umabot ng 200. Dito na tayo sa Marcos Highway. So 4 kilometers away from completing this 200 kilometer challenge. So tatlong beses man ako naplatan na sunod-sunod. Doon yun sa may bandang pakil. So nag-start yun nung after namin ng Muni Cafe, 11:30 AM. So yun yung unang flat. Pinatapos yung sumpa and nakakain kami around 2 PM na. So ganun katagal yung nasayang. I'm not sure, titignan ko na lang mamaya kung pasok yung moving time ko dun sa Audax requirement for 200 kilometers. So malalaman natin mamaya. Sa oras pala natin, 6:30 ng gabi. Inabot na ng gabi. So thank you pala kayo doon, John. Yung iwan throughout the ride. Thank you for your patience. Maraming salamat. Sa mga di nakakaalam, ang Audax
ay isang long distance cycling event. Hindi ito karera, ang kalaban mo dito ay ang oras at ang sarili mo. So ang target kong salihan this year ay yung 200 km distance. Para makompleto to, kailangan ko ito matapos sa loob ng 13.5 hours. Hindi ko alam kung elapsed time ba ito o yung moving time mismo. Kung yung moving time ang pagbabasihan, pasok naman ako sa 13 hours. Pero kung yung elapsed time, panigurado hindi. At dito ko natatapusin tong vlog. Yun na lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa channel ko. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa channel ko. This is Choi from the Choi Boot. Ride safe, everyone!